is nandito kami sa Eurotex at bibili nga kami ng bagong kama ni Tatay Elon dahil hindi na kami kasya sa queen size at naisip namin naman king size kami. So, bumili na rin ako ng bagong unan. Ayan. Siyempre, pag may bagong kama, kailangan may bagong unan. Ito na yung king size. Kasi parating ngayon, guys, yung pinakustomize na bed frame na binigay sa amin ni Madam Sarah. Ayan. Nalagyan namin dito yung page nila. Sa mga gustong magpagawa ng bed frame, papakita ko sa inyo, guys, napakaganda sosyalin yung bed frame na ginawa sa amin. Bumili na rin ako ng upuan. Ayan, para din sa bahay pa yung mga bisita. At yung lamesa. Ayan, guys. Guys, magbabait na ako. How much? Inabot ako ng 29,906. So, yun nga, nabili ko na nga itong kama namin dahil nga medyo lumalaki ng mga bata. Kailangan talaga na mag-upgrade na kami at maging king size na siya, guys. At lumabas na nga, guys, sa aming vlog yung aming bagong bed frame. Ito nga yan, sa Adriel's Elegant Furniture. Grabe, guys, sobrang ganda niya. At makalipas sa mga ilang araw, guys, ayan, magpapalit ako ngayon ng bedsheet namin kasi nga nakikita ko din sa mga TikTok na uso talaga ngayon ang no gusot, no lukot na bedsheet. Kaya tinry ko talaga siya at nawiwili ako, guys, kasi nga grabe, sobrang ganda pala talaga ng quality ng bedsheet na yun. Talagang kahit magkatalon-talon ka at pagising mo, hindi mo na kailangan mag-ayos ng pinaghigaan mo kasi nga hindi nga siya nalukot. Kaya sobrang galing na nakaisip ng bedsheet na to. Ayan, guys, kung nakikita nyo, nililinis ko talaga at binabacuum ko yung gilid para nga matanggal yung mga dumi. Kasi, guys, yung tela po ng aming kama ay gamusa at talagang pinili ko yung ganyan para maganda at sosyalin. Kung makikita nyo, parang higaan ng higante itong aming higaan. Ewa ko ba kay Madam Sarah, at sobrang laki naman ng ginawa niyang bed frame sa amin. At namumroblema nga ako ng mga araw na binibili ko yung kama kasi nga hindi nagtutugma yung size na binibili ko itong kama kasi daw, sabi sa Eurotex ay kailangan ipa-customize daw yung size, at buti na lang ay nagawa namin ng paraan itong bed frame nung araw na diniliver siya, at saktong-sakto nga yung kama na nabili ko. Kahit pinipilit ko talaga, guys, nabilin tong kama na to kasi nga sabi ko kailangan mahigaan na namin ang gabing yun kasi gusto ko nang malapat yung katawan ko ng maayos kasi, guys, dun sa queen size ay hindi na talaga kami kasya at talagang tagilid na yung nangyayari na paghiga namin. At sobrang saya na namin ni Tatay Elon at ng mga bata dahil nagkakasya na nga kami dito sa kama na to. So, yun lang, mga anak. Sana hindi kayo magsawang manood ng aming video.